sa mga nahihilig tumakbo na uuso ngayon ang tinatawag na barefoot running. Mabisa raw itong paraan para patibayin ang inyong mga muscles sa paa. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam! Jessica, may mga muscle tayo sa ating paa na hindi raw masyadong nalilinang o nagagamit kapag suot natin ang ating mga sapatos. Kaya naman patok na patok ngayon ang tinatawag nilang barefoot running o yung pagtakbo na nangayapak lamang. Pero hindi raw ito dapat basta-basta gawin. May sistema rito na dapat pag-aralan. Narito ang ulat. Ang batang atletang ito nakayapak kung tumakbo pero hindi marahil wala siyang pambili ng sapatos. Kundi dahil sa nauusong estilo ng pagtakbo na huntawagi barefoot running. Pinag-aralan nito ng strengthening coach na si Paul, kaya minsan sa kanyang pagtakbo, isinasantabi muna niya ang kanyang mga sapatos. Anong unang panahon naman, walang mga sapatos, mga tsinelas, ganun. And ano naman, nakakatakbo naman yung mga tao. Karamihan sa atin ngayon, sanay na sa pagsuot ng sapatos. May mga parte tayo ng katawan natin na hindi na natin masyado nagagamit, tulad yung mga tendons natin o ligaments. Sa barefoot running, natural ang kilos ng katawan at mas nagagamit daw ang lahat ng mga muscle sa paa. Mas nababawasan din daw ang posibilidad ng knee injury kaysa mga taong nakasuot ng sapatos. If you do barefoot running, ang unang magla-landing sa'yo naturally is your forefoot. But if you're doing, if you're running with your shoes, lalo na sa mga novice runners, they land with their heel sa likod mo. Yung stress na yon maakit sa tuhod mo. So subukan niyo ba yung barefoot running? No. Bakit po? I think it's unsafe. Hindi ko ma-imagine kasi masakit siguro yung asfalto or yung semento. Taong 2010 sa India, unang isinagawa ang barefoot half marathon. Pero sa mga gustong sumubok ng barefoot running, hindi naman kailangan paa lamang ang gamitin. Pwede rin magsuot ng tinatawag nila na minimalist running shoe na ang hugis may mga korte ng daliri ng paa. Nariyan pa rin daw ang posibilidad na magkapaltos at matinik kapag nakayapak. Kaya huwag bastang gawin ang barefoot running sa kung saan-saan lang. Kailangan pag-aralan daw ang tamang galaw sa pagtakbo. There's a way for you to start barefoot running. Hindi pwedeng basta-basta yon. You start in the environment that's predictable. Huwag ka biglang tatakbo sa hindi mo alam na lupa, na may mga rocks. But eventually, you can progress to terrain. Jessica, kung tutusin daw yung ating mga ninuno, namuhay naman doon na walang suot na sapatos. Jessica, may dala tayo ritong sapatos. I-demonstrate natin yung nangyayari pag suot daw natin yung ating mga sapatos. Karaniwan, ang lapag daw ng ating paa sa sakong. Pero dun sa barefoot running, ang lapag daw ay dito sa forefoot na tinatawag. At mas konti raw yung force niyan at may halong physics, mas less daw yung stress sa ating paa. Jessica? Okay, naaalala ko, Bam, ang unang-unang nakita sa international sports na gumawa niyan. Kung hindi ako nagkakamali, yung runner na babae na si Zola Budd, I think she's from Africa, no? And at that time, talagang nagulat ang lahat na pwede palang tumakbo na nakapaa na safe for long distance running at kahit sa international competition. Mahalagang ipaalala na may sistema kasi yan, Jessica. Pinag-aaralan yan, sinasanay yan. Hindi yung pwede basta-basta, ay gusto ko mag-barefoot running, lalakad ka sa labas na nakapaa. May mga instructions yan. At all it takes is one person na ipakita sa mundo na maaari siyang gawin para maipakita na hindi tayo dapat ganun mag-independent sa mga sapatos. Jessica? Okay, pero Bam, baka dapat may precautions din yan. I don't think okay yan sa mga medyo may edad na. No? Pagka malutong na yung mga buto, yung mga tendons mo, medyo, alam mo yun, matanda ka na, mahirap yata yung lahat ng impact mapunta in certain parts of your body. Like, sabi, kaya maganda raw yung barefoot running dahil dun sa ma-exercise yung tuhod mo. Pero pag yung tuhod mo medyo mahina na, baka ka ma-injure, hindi kaya. On the flip side, ang advantage naman ng sapatos, nagbibigay siya ng additional cushion, yes, or protection, mm-hmm, sa paa. Bali, ito kasing barefoot running is parang isa siyang alternative as way of exercising na mabibigyan ng focus yung iba't ibang mga hindi masyadong nalilinang, yung mga tendons at ligaments. Jessica? Yes, pero alam ko rin that the shoe yung mga sneaker companies, no, yung mga gumagawa ng rubber shoes, they spend so much para pag-aralan yung mga kung paano bibigyan ng mas magandang support yung mga parte ng ating paa. Pero lahat ng yan, naninegate nitong barefoot running, di ba? Maganda siguro to mix it up once in a while. Yung purpose naman ng barefoot running is to hindi tayo maging over-dependent sa shoe. May, once in a while, ma-exercise din natin yung ilang bahagi ng ating
paa. So it goes hand in hand. Yung mga technology rin naman, di natin pwedeng i-take for granted na binibigyan ng support yung mga sapatos. Actually, ang purpose ng ganito mga technology, bigyan ng means yung mga amateur or mga novice na mga runners or mga athletes para mas magkaroon sila ng better performance sa kanilang sport. Jessica? Okay, in the meantime, I think it's best to consult an expert, no? Lalo na yung mga sports doctors na tinatawag. Alam nila kung siguro at a certain age, pwede ka. Kung bata ka siguro, pwede kang mag-barefoot running katulad naman nakikita natin sa palarong pambansa. Pero I don't think na if when you reach a certain age, recommendable pa yung barefoot running na yan. Maraming salamat, Bam Alegre.